Magandang umaga po uli sa inyo. Ngayon po ay magtatalakay tayo na napakagandang paksa na tiyak na magugustuhan ninyo at magkakaroon ng malaking epekto para sa pagbabago ng inyong buhay. Ang paksa po natin ay may pamagat na ang talinghaga ng trigo at pansirang damo na atin pong masusumpungan sa aklat ng Mateo 13:24 hanggang 30. Ito po ang sabi. Isinalisay niya ang isa pang talinghaga sa kanila na sinasabi ang paghahari ng langit ay natutulad sa isang lalaki na nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukirin. Ngunit habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Nagasik siya ng masamang damo sa pagitan ng mga trigo at umalis. Nang sumibol na ang mga usbong ng trigo, namunga, lumitaw rin ang mga masamang damo. Kaya mga alipin ng may-ari ng sambahayan ay lumapit sa kanya at sinabi, Ginoo, hindi ba mabubuting bilhi ang iyong iniasik sa iyong bukit? Kung gayon saan nang galing ang masasamang damong ito? Sinabi niya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Sinabi ng mga alipin sa kanya, kung gayon ibig mo bang tipunin namin ang mga ito? Ngunit sinabi niya, wag, ito ay sapagkat baka sa pagtipon ninyo ng masasamang damo ay mabunot din ninyo ang mga trigo. Pabayaan ninyo kapwa sila tumubo hanggang sa anihan. Sa panahon na anihan, sasabihin ko sa may mga ani, tipunin muna ninyo ang masasamang damo at inyong pagbigis-bigisin upang sunugin, ngunit ang mga trigo ay tipunin sa aking bangan. Narito po ang larawan ng trigo at pansirang damo na halos magkahawig. Paano po ito maunawaan? Ang sabi sa Tribune Herald, Volume 4, 395, basahin ang tagubiling ito na maingat na ginagawa ang lahat ng iyong kapangyarihan na maunawaan ang talinghaga. Ang banal na espiritu ang pupukaw ng mga isipan ng mga yaong nagnanais ng malinaw na pagkaunawa ng talinghagang ito. Napakalino po na ang banal na espiritu ang siyang magpapaliwanag, magpapaunawa sa atin ng tunay na kahulugan ng talinghagang ipinagkaloob ng Panginoon na may pamagat na ang talinghaga ng trigo at ang sirang damo. Sabi sa atin sa The Star of Ages, Tagalog 174, kung si Nathaniel ay nanangan sa sabi-sabi ng mga rabi o mga leader ng iglesia, hindi niya sana nasumpungan si Jesus. Kaya siya ay naging alagad ay sapagkat siya na rin ang tumingin at humatol. Ganyan din ang nangyari sa marami ngayon dahil sa maling saloobin o prejudice. Ibang-iba sana ang mangyari kung sila ang lalapit at titingin. Habang ang tao'y nananangan sa mga sabi-sabi ng kapwa ay walang makakakilala sa katotohanan ng makapagliligtas gaya ni Nathaniel. Dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos at idalangin, tanglawan tayo ng Espiritu Santo. Malinaw po yan sa aklat ng The Star of Ages, Tagalog 174. Malinaw na tayo po ay pinagtatagubilinan na dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos at idalangin, tanglawan tayo ng Espiritu Santo. Sino po ang kinakatawanan ng kariyan ng Diyos? Sa Mateo 13 verse 24. Ang sabi po sa Lucas 17:20-21, at palibasa ay tinanong siya ng mga parisyo kung kailan darating ang kariyan ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kariyan ng Diyos ay hindi paparito na mapagkikita, ni sasabihin man nila narito o nariyan, sapagkat narito ang kariyan ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yun po ay sabi sa Lucas 17:20-21 at masusumpungan din natin sa Christ
And in the Heavenly Sanctuary, page 72, Christ Object Lesson 253 at the Star of Ages 235. Sa Christ in His Heavenly Sanctuary, page 72, ang sabi po, ang kaharian ng Diyos dito ay tumutukoy sa kaharian ng biyaya, paghahari ni Kristo sa puso ng bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi po, sa marami sa Kanyang mga talinghaga, ginagamit ni Kristo ang pahayag na ang kaharian ng langit upang ituro o ipahayag ang gawain ng makalangit na biyaya sa mga puso ng mga tao. Sana naman po o ano po ang bukid? Ang sabi sa 1 Corinto 3 verse 9, sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. At ang sabi po sa Christ Object Lesson page 70, ang bukid wika ni Kristo ay ang sanlibutan. Ngunit dapat itong maunawaan na nangahulugan ang iglesia ni Kristo sa sanlibutan. At sa Upper Luke page 35, tayo ay merong masaganang katibayan na ang pansirang damo ay tumutubong kasama ng trigo sa iglesia ng Diyos. Nariyan ang tapat ng mga Kristiyano at nariyan din ang malahiningang mga Kristiyano. Sabi yan po ay sa Upper Luke page 35. Sino po ba ang nagasik o nagtanim? At sinabi sa atin sa Mateo 13:37, at siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Ang anak ng tao po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang sabi po sa ang susunod na katanungan po ay bakit ang Panginoong Hesus ay tinawag na anak ng tao? Ang sabi sa atin sa Bible Commentary Volume 7, 904, ang pagkatao ng anak ng Diyos ay bawat bagay sa atin. Ito ang tanikalang ginto na umuugnay sa ating mga kaluwa kay Kristo at sa pamamagitan ni Kristo sa Diyos. Ito ang dapat nating pag-aralan. Napakalino po na tayo po ay pinagtatagulubinin ng Diyos na dapat nating pag-aralan ang pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. Nasabi sa atin sa Bible Commentary Volume 7, 905, dapat natin pag-aralan ng paksang ito na may kapakumbabaan ng isang mag-aaral na may nagsisising puso at ang pag-aaral ng pagkakatawang tao ni Kristo ay isang mabungang larangan at gagantipalaan ang manaliksik na humuhukay ng malalim para sa natatagong katotohanan. Napakaliwanag po ng pagkakambagid po rin na ang pag-aaral daw ng pagkakatuwang tao ni Kristo o pagiging tao ni Kristo ay isang mabungang larangan at gagantipalaan ang manaliksik na humuhukay ng malalim para sa natatagong katotohanan. Ang sabi sa atin sa Pilipos 2:6-7, na bagamat si Diyos hindi nagpilit ng manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos na katuwang tao at namuhay na isang alipin. Napaka-hiwaga at napaka-ganda ng pagkakabanggit sa talatang ito. Para po sa mas malawak na pag-aaral hinggil sa paksang ito, ay pakibasa po ang mga sermon at mensahe ni na A.T. Jones at E.G. Wagoner. Ang paksa ng pagkatao o pagkakatuwang tao ng ating Panginoon ay magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan para mamuhay tayo ng walang kasalanan. Sa kabila na tayo ay may pagkahilig sa pagkakasala, kay Kristo natin masusumpungan ang lakas para tayo ay magtagumpay. Sino po ang kaaway na nagasik ng pansirang damo? Sabi sa Mateo 13 verse 39, maliwanag po na ito po ay ang diablo, si Satanas. Ano po ang trigo? Ano po ang pansirang damo? Ang sabi sa atin sa Upper Luke 35, tayo ay may masaganang katibayan na ang pansirang damo ay tumutubo kasama ng trigo sa iglesia ng Diyos. Nariyan ang tapat ng mga Kristiyano, nariyan din ang malahiningang mga Kristiyano. Malino po na ang trigo ay tumutukoy po sa tapat na Kristiyano. Sabi sa Mateo 13 verse 38, at ang pansirang damo o masamang damo ay
Tumutukoy naman sa Malahininga o Laodicea ayon sa Mateo 13:39. Ang sabi sa Selected Message Book 2, page 66, ang mensahe para sa Laodicea ay tumutukoy sa Adventista del Septimo Dia na nagtataglay ng dakilang katotohanan ngunit hindi nabubuhay sa liwanag na ito. Malino po na ang Laodicea ay yung pagiging Malahininga ay tumutukoy sa Adventista del Septimo Dia na nagtataglay ng dakilang katotohanan ngunit hindi nabubuhay sa liwanag na ito. At ang sabi sa Testimony to Ministers, page 46, samantalang ang Diyos ay nagdadala sa iglesia ng mga kumbertidong tao, si Satanas sa gayon ding panahon ay nagdadala ng mga tao na hindi kumbertido sa kanilang pagsamba. Sa Great Controversy naman po, Tagalog 433, ang kanyang panukala o panukala po ni Satanas ay magpasok sa iglesia ng hindi tapat at hindi nagbabago na siyang magbabangon ng pag-aanilangan at kawalan ng pananampalataya. Ano pong ibig sabihin ng samantalang nangatutulog ang mga tao ay dumating ang kanyang kaaway at nagasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis ayon sa Mateo 13:25. Ang sabi sa Testimony for the Church Volume 2, 439, ang mga tao na tumatayo sa mga posisyon ng kapanagutan sa puso ng gawain ay natutulog. Pinaparilisa sila ni Satanas upang hindi makilala ang kanyang mga panukala at mga pakana, samantalang siya ay aktibo na magbitag, mandaya at mangwasak. Pansinin po natin na ang tear is a bitter seed which causes nausea and vomiting. It is also a strong soporific poison which causes sleep and if enough is contracted, it brings death. Ano po ang ibig sabihin naman ng Mateo 13:26-28 at 29-30? Ito po ay tumutukoy na may takdang panahon ang pag-aani. Sa panahon ng pagtatanim at paglalago ay hindi dapat bunutin ang pansirang damo kasi baka mabunot pati ang trigo. Ang Diyos ay may takdang panahon para sa pag-aani at si Kristo mismo ang direktang mangunguna sa pag-aani. Narito po ang isang larawan ng harvesting o pag-aani ng trigo mula sa pansirang damo o masamang damo. Kailan po ang pag-aani? Ang sabi sa Mateo 13:39 ay sa katapusan ng sanlibutan. Ang salitang world dito ay sa Greek word na aion. Ang ibig sabihin ay age na tumutukoy sa messianic period, whether present or future. At sa Christ Object Lesson page 72, ang mga pansirang damo at ang trigo ay dapat tumubong magkakasama hanggang sa pag-aani ay ang katapusan ng palugit na panahon. So ang pag-aani pala po ay sa katapusan ng palugit na panahon. Pansinin po na bago dumating ang close of probation ay magkakaroon ng paghihiwalay ng trigo at pansirang damo bilang pasimulang gawain ng pag-aani. Ang paghihiwalay po ng trigo at pansirang damo ay nagsimula noong 1994 hanggang sa pagkasara ng pinto ng awa. Ibinatay po ito sa Juan 4:35 at sa 1290 at 1335 propesya sa Daniel 12. Noong 1874 ay pasimula ng pag-aasik ng binhi sa iglesia na pambuong sanibutan. At may hiwalay na pag-aaral po tayo hinggil sa bagay nito na atin pong tatalakayin sa ibang pagkakataon. Ang pag-aani rin po ay ang panahon ng paghuhukom sa mga buhay. Ang sabi sa Testimony to Ministers 234, ang panahon ng paghuhukom ay isang pinakasaryosong panahon kapag tinitipon ng Panginoon ang kanya mula sa mga pansirang damo. Yaong mga kaanib ng parehong sambahayan ay pinaghihiwalay. Ang tanda o tatak ay nilalagay sa mga matid. Sino po ang mag-aani? Ayon po sa Mateo 3:12, si Kristo po mismo
ang mag-aani. Pansinin po na kaya po nakasalalay sa panga ating Panginoon ang ating kaligtasan. Narito po ang tinatawag na mga parables of Jesus Christ na mismo ang ating Panginoong Hesukristo po ang direktang gagawa sa panahon ng pag-aani ng trigo mula sa pansirang damo. At sino po ang gagamitin ng Panginoon sa pag-aani? Ang sabi sa Mateo 13:39 ay mga anghel ang mag-aani. Sa Selected Message Book 2, page 69, hayaan na tumubong magkakasama ang mga trigo at pansirang damo hanggang sa pag-aani. Sa gayon, ang mga anghel ay gagawa ng gawain ng paghihiwalay. Malino po na kakasakapanin ng Panginoon ang kanyang mga anghel upang gumawa ng paghihiwalay ng trigo sa pansirang damo. Sino anghel ang inatasan ni Kristo sa gawain ng pag-aani? Ang sabi sa L. Writings, Tagalog 147, tumutukoy po sa ikatlong anghel. Ang sabi po, nang magkagayo ay nakita ko ang ikatlong anghel. Ang wika ng kasama kong anghel, katakot-takot ang kanyang gawain. Kakilakilabot ang kanyang sadya. Siya ang anghel na maghihiwalay ng trigo mula sa pansirang damo at tatatakan o bibigkisan ng trigo para sa bangan ng langit. Ang mga bagay na ito ang dapat makaukupa ng buong pag-iisip ng buong pansin. Napakaliwanag po na ito po ay ang ikatlong anghel. At sabi sa Selected Message Book 3:412, ito po ay sa panahon ng malakas na sigaw ng ikatlong anghel. Narito po ang larawan ng ikatlong anghel sa kanyang malakas na sigaw. At sa Last Day Events, page 78, ito po naman ay ang ikaapat na anghel. Ang sabi sa atin, ang mensahe ng anghel na sumusunod sa pangatlo ay ngayon dapat ibigay sa lahat ng mga bahagi ng sanlibutan. Ito ay ang mensahe ng pag-aani. Message of harvest. At ang buong lupa ay maliliwanagan ng kalulatian ng Diyos. Napakalino po na ang mensahe pala ng ikaapat na anghel ang magkakaloob ng mensahe ng pag-aani o pag-iwali ng trigo at pansirnamo. Kasama rin po ang pag-iwali ng trigo at iba. At ang buong lupa ay maliliwanagan ng kalulatian ng Diyos. Ang sabi sa Hebrew 1:14, ang salitang anghel ay tumutukoy sa mga mensahero o tagapaglingkod ng Diyos. At ang sabi sa Last Events, page 107, dapat tayong maalarma kapag ang ating nakikita ang pinakmaliit na disposisyon upang patahimikin ang mga atinig na naghahayag ng mensahe ng ikatlong anghel. Ang anghel na iyan ay kumakatawan sa mga tao ng Diyos na nagbibigay ng babala sa sanlibutan. Narito po ang larawan ng third and fourth angel messages. Yan po. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 1, page 77, ipinakita sa akin na ang ikatlong anghel na nagahayag ng mga utos ng Diyos at ang pananampalataya ni Jesus ay kumakatawan sa mga taon na tumatanggap ng mensaheng ito at nagtataas ng tinig ng babala sa sanibutan upang ingatan ang mga sampung utos ng Diyos bilang mansanas sa kanilang mata o apple of the eye. At bilang tugon sa babalang ito, marami ang yumakap sa sabat ng Panginoon. Pansinin po natin na ang mga tao o lingkod ng Diyos ang gagamitin ng mga anghel ng Diyos upang ipahayag ang mga mensahe ng pag-aani. Ano po ang mensahe ng malakas na sigaw ng ikatlong anghel na saring mensahe ng ikaapat na anghel? Ang sabi sa atin sa Last Events, page 984, ito po ay tumutukoy sa ang katuwiran ni Kristo o yung the righteousness of Christ, ang mensaheng ipinagkaloob kina A.T. Jones at E.J. Wagoner. Maliwanag po yan sa Last Day Events, page 984. At sa Last Day Events, page 179, ito po ay ang pinalawak na kautusan ng Diyos o yung tinatawag na magnified 10 commandments na dapat malaman na napakarami mga tao ngayon. At sa Great Controversy, 1884 edition, page 204, yung reforma hinggil sa Sabat. Napakalaga po yung reforma hinggil sa Sabat.
at sa Councils on Titan Food, page 32, reforma hinggil sa kalusugan. Yung health reform. Evangelism, page 190, ang pag-aaring ganap sa magitan ng panampalataya o itinatawag na justification by faith. Isa yan sa pangunahing mensahe na ipagkakaloob ng ikaapat na anghel o ng malakas na sigaw ng ikatlong anghel. At sa Great Controversy, 1884 edition, page 197, yung makalangit na sanctuary, the sanctuary doctrine, napakalaga po yan. At sa Revealing Herald, December 6, 1892, Bible Commentary, volume 7, 985, at Last Events, 78, ito naman po yung paglilinis at paghiwalay ang mensahe ng pag-aani. Kasama din po dyan yung mensahe ng pagpapakasakdal at pagpapakabanal. At sa Great Controversy, 1884 edition, page 314. Kasama rin po rito yung paglantad ng mga kasalanan ng Babylonia. Nakatatakot na ibubunga ng pakikisa ng iglesia at estado. Kasama na rin po dyan yung New World Order, ekumenismo, World Council of Churches, at controversial na issue hinggil sa COVID-19 vaccination o yung poison na ngayon ay pangunahing issue po sa ating kapanangunan. At dito po ay isang malalaman natin kung sino ang nasa panig ng Panginoon at hindi hinggil sa isyu ng COVID-19 vaccination o poison. Kasama na rin po dyan ang mabilis na paglago ng kapangyarihan ng kapapahan ay ibubunyag. Ang sabi sa Great Controversy, 1884 edition, page 314, Great Controversy Tagalog 524 at Great Controversy Tagalog 526 hanggang 527. Kasama na rin po ito yung mabilis na paglago ng espiritualismo o ang hayop na mula sa kaliliman at three frags. Ito po ay sa Great Controversy Tagalog 587. At sa Great Controversy 609, yung ipatibang mensahe ng reformasyon hinggil sa pamantayan at special truth o natatanging katotohanan. Lahat ng mga ito ay pagtataas kay Kristo, nakasentro sa dakilang katotohanan si Kristo at siya na napako. Sabi sa Gospel Workers, page 158 hanggang 159, letter 1895 at Evangelism 187. Nasabi sa atin sa Testimony to Ministers, page 387, Jesus Christ is everything to us, the first, the last, the best in everything. Si Jesucristo ay bawat bagay sa atin, ang una, ang huli, at ang pinakamabuti sa bawat bagay. At sa Revealing Herald, September 29, 1896, Christ and Him crucified is the message God would have His servants sound to the length and breadth of the world. The law and the gospel will then be presented as a perfect rule. Napakalino po na ang si Kristo at siya na napako ang mensahe na ipagkakaloob na ipaparinig. Ipaparinig ng Diyos sa magitan ng kanyang mga lingkod sa buong sanlibutan through the length and breadth of the world. At ang ebanghelyo at ang kautusan at ang ebanghelyo ay ipapahayag sa isang sakdal na buo. At ang sa Testimony Volume 4, 394, ang sabi po doon, no discourse should ever be presented without presenting Christ and Him crucified as the foundation of the gospel. Walang sermon ang dapat na ipahayag na walang pagpapahayag tungkol kay Kristo at siya na napako bilang saligan ng ebanghelyo. At pakaliwanag po ng pagkakabagit. Na maliwanag po na ang si Kristo at siya na napako ang dapat na maging sentrong mensahe ng lahat ng mga katotohanan ng nakapaligid dito. At ito po ang dapat na ipangalandakan sa buong salibutan. Sapagkat ito po ang pagtataas kasi sa ating Panginoon, ang siyang huling magaganap bago po magsara ang pinto ng awa at bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po ang magaganap kapag dumating ang mensahe ng malakas na sigaw ng ikatlong anghel o ang tinatawag nating mensahe ng pag-aani? Ang sabi sa Review and Herald Volume 2, May 27, 1890, tatawaging huwad na liwanag.
Sa last day events, page 69, hihiwalay ang trigo sa Pansirang Damo. At sa last day events, page 64, darating sa hindi inaasahang paraan. Sa present truth for our times, page 55, itatakwil ng karamihan. At sa last day events, page 98, selected message, book 3, 386, 387, at sa early writings, Tagalog 84, mas maraming Katoliko at Protestante ang tutugon kaysa mga nagpapanggap na Adventista. Paghihiwalay na po ba? Paghihiwalay na ba ng trigo at Pansirang Damo? Paano tayo nakatitiyak na panahon na ng pag-aan ngayon? Ang sabi sa atin sa Remnant Church, page 25 at nasa Testimony to Ministers 41 hanggang 47. Ang sabi po, ang mga Pansirang Damo ay sisibul sa kalaitnaan ng mga trigo, ngunit mas mapanganib na bunutin ang mga Pansirang Damo liban na lamang sa itinakdang paraan ng Diyos kaysa sa iwanan sila na mag-isa. Habang ang Panginoon ay nagdadala sa kanyang iglesia, yaong mga tunay na hikayat, si Satanas sa parehong panahon ay nagdadala ng mga tao na hindi kumbertido sa pakikisama nito. Samantalang naghahasik si Kristo ng mabuting butil, si Satanas naman ay naghahasik ng Pansirang Damo. May dalawang makasalungat na impluensya na patuloy na nagpupunyagi sa mga kaanib ng iglesia. Ang isang impluensya ay gumagawa para sa pagdadalisay ng iglesia at ang isa naman ay sa pagpapasama o pagpapakurap ng bayan ng Diyos. Ano po ba yung itinakdang paraan ng Diyos? Ang sabi sa Testimony Volume 2, 445, sinabi ko sa kanila mula sa pinakita sa akin ng kakaunting bilang ng iyong mga nagpapahayag ngayon na sumasampalataya sa katotohanan ay kalaunan ay maliligtas. Hindi sapagkat sila hindi maliligtas, kundi sila hindi maliligtas sa sariling itinakdang paraan ng Diyos. Meron palang tinatawag na appointed, yung tinatawag na God's appointed way. Kaya po ang pag-aani po ay God's own appointed way o sariling itinakdang paraan ng Diyos. At kailan po ito magaganap? Ang sabi sa last day events, page 69, ang bagong liwanag ay dumarating mula sa langit at mapapasalahat ng bayan ng Diyos. Subalit mga pagkakabahagi ay darating sa iglesia. Dalawang grupo ay mabubuo. Ang trigo at Pansirang Damo ay lumalagong magkakasama para sa pag-aan. Kaya pag dumating po yung bagong liwanag, ay magkakaroon ng paghihiwalay, pagkakabahagi sa iglesia, at dalawang grupo ang mabubuo, yung trigo at Pansirang Damo ay magkakaroon po ng paghihiwalay. Ang sabi sa Remnant Church, page 36, hindi natin masasabi kung ano ang bumubuo ng trigo at kung ano ang Pansirang Damo. Ang panahon ng pag-aani ay lubos na magtitiyak ng likas ng dalawang mga uri o klase na tinutukoy sa ilalim ng anyo ng mga Pansirang Damo at ng trigo. Ang gawain ng paghihiwalay ay pinakaloob sa mga anghel ng Diyos at hindi pinakaloob sa mga kamay ng sino mang tao. Napakaliwanag po na magkakaroon na sa panahon ng pag-aani ay makatitiyak tayo na magkakaroon ng tinatawag na paghihiwalay sa pagitan ng trigo at ng Pansirang Damo. At ang gagawa ng gawain ito ay pinakaloob sa mga anghel ng Diyos at hindi pinakaloob sa makamay ng sinumang tao. Ang sabi sa Testimony to Ministers, page 234, ang panahon ng paghuhukom, may binabanggit na panahon ng paghuhukom, ay ang pinakasolem ng panahon kapag tinitipon ng Panginoon ang kanya sa gitna ng mga Pansirang Damo. Yung mga kaanib sa parehong sambahayan ay nagkakahiwalay, ang tanda o tatak ay ilalagay sa mga matutubi. Kaya, napakalaga po yung salitang panahon ng paghuhukom na doon titipunin ng Panginoon ang kanya sa gitna ng mga Pansirang Damo. Ano po itong paghuhukom na ito na tinutukoy dito? Ang paghuhukom o paghatol para sa mga buhay ay inilarawan dito. Ang paghuhukom para sa mga buhay ay panahon ng pag-aani o paghihiwalay. Bakit po may paghihiwalay? Ang sabi sa letter 2, 1855,
nakita ko na ihiwalay ng Diyos ang mahalaga mula sa masama. Magkakaroon ng katotohanan o bagay na mula sa Diyos upang tumawag ng pagpapasya. At ang masama ay walang disposisyon upang tanggapin ang panawagan para magpasya. Subalit maihiwalay mula sa mahalaga sa magitan ng pagtanggap ng katotohanan ito ng mahalaga. Gagawa ang Diyos sa mga mahiwagang pamamaraan upang iligtas ang mga tunay at tapat. Napakaliwanag po. Ang sabi po, gagawa ang Diyos sa mga mahiwagang pamamaraan upang iligtas ang mga tunay at tapat. Anong ibig sabihin ng tipunin muna ninyo ang mga pansirang damo at inyong bibigkisan upang sunugin? Ang sabi sa Selected Message Book 253, ang mga tao ay nagbibigkis sa bungkus, handa para sunugin ng mga apoy ng mga huling araw. Yung mga nagbabasura kay Kristo at kanyang katwiran ay tatanggap ng mga pangatwiran na humabaha sa sanlibutan. Kaya napakahalaga po yung mensahe ng Panginoon tungkol sa kay Kristo at ang kanyang katwiran na kanyang pinagkaloob sa kanyang mga lingkod na si Jones and Wagoner. Napakahalaga po nito. Ito po yung mensahe na pag nagkabisa po sa mga tao ay makatatayo sila sa araw ng Panginoon. Ang sabi sa atin, pakibasa din po para sa mas maliwanag po ang early writing sa Tagalog 330 hanggang 331. Ang sabi sa Testimony Volume 5, 384, gumagawa si Satanas na ibinibigkis ang mga pansirang damo sa mga bungkus. Pinag-iisa ang mga elemento ng kariyang ito upang makontrol niya ang sanlibutan. Ang gawain ito ng pagbibigkis ay nagpapatuloy na mas higit na mabilis kaysa ating iniisip. Ang sabi sa atin sa Testimony Volume 5, 384, hindi ba natin naaniunaw ang mga tanda ng mga panahon? Hindi ba natin nakikita kung gaano kataimtim si Satanas sa paggawa ng pagbigkis ng mga pansirdamo sa mga bukus na pinagkakaisa ang mga elemento ng kanyang karian upang makapagtamo siya ng kontrol sa buong sanlibutan? Ang gawain ng pagbibigkis sa mga pansirdamo ay nagpapatuloy na masigit na mabilis kaysa ating iniisip. Sinasalungat ni Satanas ang bawat balakid sa pagsulong ng katotohanan. Kaya hayaan na ang bawat mataimtim at determinadong pagsisikap ay maisagawa upang matalo ang kasintak-sintak na kaaway. Napakalaga po na maging mataimtim din tayo at determinado sa pagtatanggol hinggil sa Panginoon. Ang sabi sa Review and Herald Volume 1, 501, maaaring itakwil ng mga tao ang katotohanan, ngunit katotohanan pa rin ito. Sa atin ay pinagkatiwala ang pinakasolemneng babala na ipinagkaloob sa tao. Sa atin na ngayon ay ang entemblado ng aksyon ay inilalaan ang mga pinakamahalagang eksena sa kasaysayan ng sanlibutan. Marami sa mga nagkaloob ng una at ikalawang mga mensahe ang nagnasa na makita ang araw na nakikita natin at hindi pa nakita. At hindi lahat ng sumasampalataya ngayon ay mananatili sa pagparito ng Panginoon. Ang ilan ay matutulog sa isang sandali. Binibigkis ng Panginoon ang mga mahalagang butil sa mga bungkus para sa bangan ng langit. Samantalang ang mga masasama ay tinitipong magkakasama bilang bungkus para sa mga apoy ng mga huling araw. Ano po ang magaganap sa panahon ng pag-aani? Ang sabi sa Remnant Church, page 65, para bagang may isang malaking kilusan, gawain ng pagpapanibagong sigla na sumusulong sa maraming lugar. Ang ating mga tao ay kumikilos sa linya, tumutugon sa panawagan ng Diyos. Mga kapatid, ang Panginoon ay nagsasalita sa atin, hindi ba natin pakikinggan ang kanyang tinig? So dito po maliwanag po na sa panahon ng pag-aani ay magkakaroon ng isang gawain ng pagpapalipago sila, isang malawakang reformasyon sa buong sanlibutan na nanawagan na kailangan natin magpanibagong sigla at magreforma at basahin ang Biblia, Spirit of Prophecy at ang mga writings
ni Jones at saka ni Wagner. Pansinin natin na sa panahon ng pag-aani, magkakaroon ng malawakang reformasyon sa buong mundo na pangangasiwaan ng ating Panginoong Hesus mismo sa mamagitan ng mga anghel para sa paghihiwalay ng trigo at pansirdamo at pagkatapos ay paghihiwalay ng trigo at ipa para po sa kalaman hinggil sa paghihiwalay ng trigo at ipa ay panoorin ang ating video sa YouTube hinggil sa paksang ito. Kaya po ang mensahe sa atin ngayon ay humiwalay. Ang sabi sa letter 16F May 9, 1892, ang sabi po, may maliit na pag-asa sa isang direksyon, kaya kunin ang mga kabataang lalaki at babae at ilagay sila kung saan sila hanggat maari ay wala silang kontak sa ating mga iglesia na ang mababang uri ng kabanalan na nagaganap sa kasalukuyan sa araw na ito ay upang huwag magpaalsa sa kanilang mga pananaw kung ano ibig sabihin na maging Kristiyano. Nananawagan po ang propetisya ng Panginoon na hanggat maari ay kunin ang mga kabataang lalaki at babae at ilagay sila kung saan sila hanggat maari ay wala silang kontak sa ating mga iglesia. Pinahihiwalay ng Panginoon ang ating mga anak na lalaki at mga babae upang hindi sila magkaroon ng kontak sa mga iglesia ng mga Adventista del Septimo Dia na tumalikod at ibinasura ang mensahe ng katwiran ni Kristo. Kaya napakaliwanag po ang mensahe po ng ating propetisa na si Ellen G. White sa letter 16F May 9, 1892. At ang sabi sa Ellen Writings Tagalog po 156 to 157, ito po naman, ito pa ang isa pang mensahe po. Ang sabi, ipinakita sa akin ang pangailangan noong mga sumasampalatay na nasa atin ang huling pabalita ng awa sa pagiging hiwalay mula roon sa mga umiinom araw-araw ng mga bagong kamalian. Nakita ko na ni ang kabataan o ang mga matatanda ay hindi dapat dumalo sa kanilang mga pulong sapagkat maling pasigahin sila sa gayong paraan samantalang itinuturo nila ang kamalian ng isang lasong na kamamatay sa kaluluwa at itinuturong aral na mga utos ng mga tao. Ang impluensya ng gayong mga pagtitipon ay hindi mabuti. Kung iniligtas tayo ng Diyos mula sa gayong kadiliman at kamalian, dapat tayong tumayo ng matatag sa kalayaang ipinagpalaya niya sa atin at magsaya sa katotohanan. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa atin pagka humahayo tayo upang makinig sa kamalian na hindi naman tayo inuutusang pumaroon sapagkat malibang isugo niya tayo sa gayong mga pulong na doon ang kamalian ay pinipilit sa mga tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban, hindi niya tayo iingatan. Kaya napakaliwanag po ng mensahe na nais na iparating sa atin ng ating Panginoon. At ang sabi sa atin sa manuscript 106, November 20, 1905, at makikita rin natin sa manuscript number 454, page 23, ang sabi po, ako'y pinagtatagubili na nasabihin na dapat nating gawin ang lahat na maari nating gawin para sa mga nadayang ito. Ang kanilang mga isip ay dapat mapalaya mula sa mga pandaraya ng kaaway at kapag nabigo tayo sa ating mga pagsisikap na iligtas ang mga nagkakamaling ito, ay dapat tayo umalis mula sa kanila at humiwalay. Yan ang sabi po ng ating Panginoon. At sa Testimony Volume 8, 326, kahit ang mga pansirang damo ay may leksyon na itinuturo, sila ay mga hiniyasik ni Satanas at kapag inaiwan na hindi nasusuri, ay sinisira ang trigo sa magitan ng kanilang mayabong na paglago. So kapag nanatili tayo doon, kahit trigo tayo, kung tayo po hindi alis sa iglesyang bumagsak at sa iglesyang nag-apostasy, ay sisirain tayo sa magitan ng kanilang mayabong na paglago. Ang nasabi sa Testimony, Volume 5, page 83, hindi tayo pwedeng kalahati sa Panginoon at kalahati sa sanlibutan. Hindi tayo bayan ng Diyos liban na lamang na tayo buo sa Panginoon. Bawat pasan, bawat nakakaabalang kasalanan ay dapat maisang tabi. Ang tagapagbantay ng Diyos ay hindi sisigaw ng kapayapaan kapag ang Diyos ay hindi nagsasalita ng kapayapaan. Ang tinig ng tapat na bantay ay maririnig. Kayo'y magsialis doon. Huwag kayong magsihipo ng maruming bagay. Kayo'y magsilabas sa gitna niya.
kayo'y magpakalinis, kayo'y nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Kaya ang mensahe po ng mga tapat na bantay po ay magsialis kayo sa kanila. Come out from among them and be separate. Yan po ang mensahe. At yan po ang sinisigaw hanggang sa ating kapanahonan upang hindi tayo manghahawa sa kanilang makasalanan at hindi tayo maging partakers ng kanilang mga kamalian, kasamaan na ginagawa. Sabi sa atin sa Last Day Events, page 90, habang nabubuo ang karakter, mga lalaki at babae ay magpapasya sa mga sari-saring pangyari na dinadala sa kanila, ay magdudulot sa kanila na mahayag ang espiritu na naguudyok sa kanila sa paggawa. Bawat isa ay maghahayag ng karakter ng bungkus na kung saan na binibigkis niya sa kanyang sarili. Ang trigo ay binibigkis para sa bangan ng langit. Ang tunay na bayan ng Diyos ay ngayon ay humihiwalay. At ang mga pansirang damo ay naibibigkis sa mga bungkos upang sunugin ang mga napagpasyang posisyon ay isasagawa. Napakalino po na ang tunay na bayan ng Diyos ngayon ay humihiwalay. At ang pansirang damo naman ay naibibigkis sa mga bungkos upang sunugin ang mga napagpasyang posisyon ay sasagawa. At ang sabi sa Review ni Herald, Volume 3, 197, ang mga kaluluwa ay titipunin bilang mga bungkos kay Jesus. Ano po ang dapat nating gawin para tayo yung makasama ng trigo at maiwasan ang makasama sa mga pansirang damo? Narito po ang panawagan ng Panginoon para hindi po tayo makasama sa mga pansirang damo. Ang sabi po doon ay tumugon sa panawagan ng Panginoon Jesus na iwanan ang iglesyang tumalikod at mga kamalian nito at manindigan sa panig ng Panginoon. Ito po ang sabi sa early writings, Tagalog 83, sa English naman po ay 69. Itinuro ko noon sa mga nagpapanggap ng mga Adventista, ngunit itinakwil ang katotohanan sa kasalukuyan at nakita ko na sila'y nalalansag at ang kamay ng Panginoon ay nasa kalaitnaan at ipinangalat sila sa panahon ng pagtitipon o gathering or harvest time upang ang mahalagang hiyas sa gitna nila na dating nadaya ay madilat ang kanilang mga mata upang makita ang kanilang tunay na kalagayan. At ngayon, nang ang katotohanan ay ipakilala sa kanila ng mga sugo ng Panginoon, handa silang makilig at makita ang ganda at pagkakatugma nito at upang iwan ang kanilang mga dating kasama at mga kamalian, tanggapin ang mahalagang katotohanan at manindigan kung saan nila maaaring ipaliwanag ang kanilang katayuan. Napakaliwanag po na kung gusto natin makasama sa mga trigo ay dapat tayong handa tayong na ano po. Nasabi po doon ay handa tayong makinig, makita ang kagandahan nito, ang pagkakatugma nito at upang iwan ang kanilang mga dating kasama at mga kamalian. Kailangan po natin na iwanan ang mga dating natin makasama sa iglesia at tanggapin ang mahalagang katotohanan at manindigan kung saan nila maaaring maipaliwanag ang kanilang katayuan. At ang sumunod po ay, ang sabi po ay, pumanig kay Kristo at hawakan siya ng mahigpit at manindigan sa Thus saith the Lord ayon sa binabanggit ng Bible, Spirit of Prophecy at Faith of Jesus. Ang sabi sa atin sa Evangelism, page 361, hawakan ng mahigpit ang Panginoong Jesus at huwag hayaang mawala. Magkaroon ng matibay na konbiksyon sa kung ano ang sinasampalatayan ninyo. Hayaan na ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay magatid sa inyo ng magtalaga ng puso, isipan, kaluluwa at lakas sa paggawa ng kanyang kalooban. Humawak ng masindi sa mas malinaw na ganito ang sabi ng Panginoon. Hayaan na ang inyong argumento ay nasusulat. Sa ganito, dapat nating ipaglaban ang pananampalataya na minsan ay nihatid sa mga banal. Ang pananampalatayang iyon ay hindi nawala. Ang sagrado at banal na likas nito, kahit hindi ka nais-nais ito sa iniisip ng mga sumasalungat. Kaya po, kapag tayo nakalabas na po sa mga tumalikod na iglesia, kanino po tayo pupunta? Pupunta po tayo sa ating Panginoong Hesukristo at siya ang ating pangahawakan ng mahigpit
at maninindigan tayo sa dasya ng Lord kung ano ang sabi ng Panginoon mula sa banal na kasulatan sa mga sulat, mga aklat ni L.G. White at sa kasapanampalataya ni Jesus o mga mensahe na pinagkaloob ng Diyos kay Jones at kay Wagner. Ang sabi sa Prophet and Kings, Tagalog 146, kapwa ko, Kristiyano, alam ni Satanas ang iyong kahinaan. Kaya manghuwakan ka kay Jesus sa pananahan sa pag-ibig ng Diyos, makatatayo ka sa bawat pagsubok. At sa Isaiah 27 verse 5, ay ganito naman ang panawagan sa atin ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po, manghuwakan nawa siya sa aking lakas upang siya makipagpayapaan sa akin. Oo, makipagpayapaan siya sa akin. Napakalaga po na huwakan natin ang lakas ng ating Panginoong Jesus. At ang sabi sa Great Controversy, Tagalog 542, nangahawak sila sa lakas ng Diyos, gaya naman ni Jacob na nanghawak sa anghel. At ang sinasabi ng kanilang kaluluwa ay, hindi kita bibitiwan hanggang hindi mo ako babasbasan. Yan po ang namatawi sa bibig ni Jacob nung siya po ay nakipagbuno sa anghel. At nakatagal siya sa pakipagbuno sa anghel sapagkat siya po ay pinatawad ng lahat ng kanyang makasalanan. At siya po ay nagkaroon opportunity na makaharap ang anghel na yun na walang iba na ang ating Panginoong Jesus. Yun ang kanyang pinanghawakan at hindi siya bumitaw agad, hindi siya binabasbasan nito. Pansinin po, kapag si Kristo po ang nananahan sa ating mga puso at nakikiisa tayo sa Kanya sa lahat ng nais Niya para gawin natin sa Kanyang misyon ng pagpapakasakdal at paglilinis at itinataas natin Siya, pinagmamasdan natin Siya at sumasampalatay tayo sa Kanya at nagtitiwala tayo sa Kanya at sinusundan natin Siya saan man Siya pumaroon, na kasi siguro ako na tayo po ay mga trigo at nasa panig ng ating Panginoong Jesus. Ito po ang babala sa mga hindi tutugon. Ang sabi po sa Jeremias 8:20, ang pag-aani ay nakaraan, ang tag-init ay lipas na, at tayo ay hindi ligtas. Nakakalungkot po yan. Na kapag natapos na po itong pag-aani ito, at tayo po ay hindi tumugon, ang sabi po rin ay, tayo ay hindi ligtas. At ang nakakalungkot po ay meron po nakagugulantang na katotohanan na dapat natin malaman. Ang sabi sa Testimony Volume 1, 608-609 by Ellen G. White, ipinakita sa akin ang isang nakagugulantang na katotohanan na maliit na bahagi ng mga nagpapanggap ngayon ng katotohanan ay mapapabanal nito at maliligtas. Napakalino po na maliit na bahagi lamang pala ng mga nagpapanggap ngayon ng katotohanan ay mapapabanal nito at maliligtas. At ang sabi sa Early Writings, Tagalog 355 by Ellen G. White, ang buong langit ay nakikiisa kay Jesus habang narinig nila ang nakatatakot ng mga salitang naganap na, natapos na, na isakatuparan na ang panukwala ng kaligtasan. Subalit, kakaunti ang pumiling tanggapin ito. Yun po ang nakalulungkot po. Subalit, kakaunti ang pumiling tanggapin ito. Marami po, ang sabi sa Early Writings, Tagalog 355 by Ellen G. White, marami ang nagnasa ng buhay, subalit hindi gumawa ng anumang pagsisikap na matamong ito. Ang aking panawagan sa lahat ay panalangin ko na sana isa kayo sa kakaunti na tatanggap ng katotohanan ng reformasyon at isa sa kabuhay nito. Ang panawagan ng Panginoong Jesus ay humiwalay kayo sa kanila at kapakupkup sa ating Panginoong Jesus. May kapanatagan, kaligtasan at katiwasayan kapag na kay Kristo tayo. Narito po ang isang larawan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sabi po doon sa The Co-Pultors Evangelist, page 60, at nakasulat din po sa Co-Pultors Ministry, page 42, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus, ay sentro ng lahat ng ating pananampalataya at pag-asa. Dito po nakasisigurado tayo na kapag dito tayo lumapit at nagpakupkup, nakasisigurado po ako ng katiyakan ng inyong kaligtasan, katiyakan ng inyong katiwasayan at kapayapaan. At ang sabi po rito sa Councils for the Church, page 47, ang sabi po doon, ang biyaya ni Kristo lamang ang ating tanging pag-asa ng kaligtasan. Sa magitan ng kanyang propeta, ipinapangako ng Panginoon
lisanin ng masama ang kanyang lakad at nangliko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya mapagpatawad ng sala. Inaanyahan ng Panginoon tayo na lisanin natin ang masama at manumbalik tayo sa Kanya at kakaawaan niya tayo. Ito po ang panahon para tayo manumbalik, tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. At dakilang saserdote na nasa na gumagawa sa kabanalan dako ng sanktuaryo sa langit habang may panahon pa, habang hindi pa siya lumalabas, samantalin natin ang panahon na tanggapin siya at pasakop sa kanya. Lisanin natin ang mga iglesyang tumalikod at pakupup tayo sa kanya. Sa kanya lamang tayo manalig. Siya ang gawin natin nag-iisang leader ng ating buhay. Huwag nating paniwalaan ang mga pastor at mga leader ng iglesia na tayo ay dadalhin lamang sa impyerno, kundi doon tayo kay Kristo magtiwala at dumepende tayo sa kung anong sabi ng Panginoon na kanyang ipinagkaloob sa banal na kasulatan, sa mga sulat, mga aklat na Ellen G. White at mga mensahe at sermon na pinagkaloob ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo mismo kay Jones at kay Wagoner. Narito po ang isang larawan na napapakita ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus na siyang dapat na mag-inspirasyon ng lahat ng mga maliligtas. Ang sabi po dun sa John 1:29, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." At saan sabi sa Council for the Church, page 32, ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay sentro ng ating pag-asa. Dito ay dapat natin ituon ang ating pananampalataya. Sana po sa ating pinagkaloob na mensahe sa ngayon ay sana po maantig ang ating mga puso na hiwalayan ang lahat ng mga tumalikod na iglesia at tayo po ay pumaroon sa Panginoong Jesus. Hawakan siya na mahigpit at tumayo sa kanyang salita kung ano ang dasset the Lord, kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy at saka sa Faith of Jesus. Dito po tayo tumayo na matatag at ito po ay tinatawag na bato na matatag na kailanman ay hindi tayo mauuga at hindi tayo mababaksak. Salamat po at sana po ay magsilbi itong malaking tulong sa atin. Maaaring ito na ay isa sa pinakahuling mensahe na inyong maririnig. Ngunit sana po ay tumugon tayo sa mga mensahe niyong pinagkakaloob dito. Salamat po muli at pagpalain kayo ng ating Panginoon.